May malaki ngang pagkakamali na ginagawa si Rob Pelinka, mga idol, na maaaring ngang magtaboy dito kay Kyrie Irving mula sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin yan pag-usapan, ay bigyang pansin mo na nga natin ang naging performance na ito ni Cam Thomas para nga sa kanyang team na Brooklyn Nets. Ito ngang young guard na itong team ng Brooklyn ay talaga namang complete takeover mode, complete buhat mode para nga sa kanyang team, para nga sila'y manalo 125-123 dito nga sa Washington Wizards. Comeback win ito, mga idol, dahil since the first quarter ay tambak na sila by double digit. Tapos itong si Cam Thomas ay coming off the bench pa. At umiskor lang naman siya, mga idol, lang napakalupit na 44 points, 5 rebounds, 5 assists on a very efficient night. 16 out of 23, halos 70%. 4 out of 5 sa kanyang mga 3-pointers, 80%. Kaya naman, mga idol, may pamalit na nga daw agad ito ngang team ng Brooklyn dito kay Kyrie Irving. At pinatunayan nga yan ni Cam Thomas ngayong araw na ito. Ito ngang second year guard ng team ng Brooklyn Nets, mga idol, ay talaga namang gutom sa paglalaro dahil nga nakakaranas nga siya ng DNPs or did not play. At mga idol, 14 minutes lamang ang kanyang nilalaro per game this season. Kaya naman tinake advantage niya ang very chaotic situation ng team ng Brooklyn Nets ngayon. Wala si KD dahil sa injury, trade request ni Kyrie Irving. Itong si Cam Thomas, mga idol, nakita ang opportunity para nga ilabas ang kanyang tunay na galing. At nag-pay off naman yon dahil hindi lamang siya umiscore ng kanyang career high, tinulungan niya pa ang kanyang team sa comeback win. Pero anyways nga, mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang pagkakamali nga na ginagawa ni Rob Pelinka na maaaring ngang mag-ghost dito kay Kyrie Irving na hindi nga pumunta dito sa team ng Los Angeles Lakers. Well, alam naman natin, mga idol, na gusto ng Lakers si Kyrie at parang gusto nga ni Kyrie na mag-reunite sila ni LeBron. Pero ayon nga dito sa ESPN reporter na si Brian Windhorst, eto nga daw Lakers, sa kanyang pagkakaintindi, ay interesado sa pag-trade kay Kyrie Irving. Pero hindi nga daw sila sigurado sa pag-trade sa kanya at magiging obligado nga daw silang bigyan siya ng 200 milyon na kontrata matapos ng season na ito. Balita nga rin ng ibang mga Lakers reporter na ang Lakers nga daw ay willing na bigyan lamang si Kyrie Irving ng 2-year deal. Dahil nga, alam naman na siguro natin, hindi rin kasi masyadong mapagkakatiwalaan si Kyrie Irving 100%. Medyo maraming ang issues, mga idol, kaliwat kanan. At ngayon ay inaalala ito ni Rob Pelinka. And I think, mga idol, ito nga ay isang malaking pagkakamali na maaaring ang magawa neto ni Rob Pelinka sa pamagitan nga ng hindi pagkuha kay Kyrie Irving dahil ayaw niya bigyan ng napakalaking kontrata ito. Alam naman natin ang stand ni LeBron James patungkol nga sa pagkuha kay Kyrie Irving. Balita nga natin kanina na siya ang pinakamalaking promotor sa pagkuha nga kay Kyrie Irving at gusto niya na ma-reunite nga sila dito sa Lakers. Plus, hindi lamang sila ma-reunite at may bibigyan pa ang Lakers ng tsansa na manalo muli ng championship kahit nga ganito ang tinatakbo ng kanilang season. Kumbaga, mga idol, si Kyrie Irving ang tagasalba ng season netong team ng Los Angeles Lakers. At hindi lamang this season dahil sa next few years kung etong si Kyrie, AD at LeBron ay magkakasama pa rin. Ay ba, for sure one of the top contenders ito na manalo ng championship. Kaya nga, mga idol, I think mali itong si Rob Pelinka pagdating sa kanya pag-hesitate na pagbibigay nga ng malaking kontrata na gusto ni Kyrie Irving. Dahil ang kapalit niya man yan, mga idol, ay pwedeng maging championship. Hindi lamang championship, baka multiple championship pa nga yan. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Ano bang masasabi nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.